Mga idol at kabayan, good news! Secretary of National Defense pumunta sa Amerika upang mas palakasin pa ang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-upgrade at pag-update ng Mutual Defense Treaty at maging bukas para sa mga makabagong kagamitang militar para sa Pilipinas. Wow! Bilisan na yan! Mukhang napabilib din si Secretary of National Defense sa multi-role fighter na F-16 Block 7072 dahil madali daw itong paliparin. Nako, mukhang nagustuhan ni Secretary Lorenzana, may pag-asa pa. Dagdag pa ni Secretary of National Defense, dapat dagdagan ng Amerika ang mga pangako nito sa militar ng Pilipinas upang kaya nating depensahan ang mga banta galing sa kalaban katulad ng China. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Matapos mangako si Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi papansinin ng Pilipinas ang binagong batas ng China sa dagat sa South China Sea at West Philippine Sea. Nagpatuloy ito sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos para sa patuloy na pagsusuri ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at upang maging bukas para sa mas advanced na kagamitang militar para sa Pilipinas dahil sa bantang hinaharap to sa mga teritoryo laban sa China. Ibig sabihin nito mga idol at kabayan, ang mga larawang ating nakita sa social media ay hindi ito nagkataon lamang. Ito ay pinag-isipan, pinag-usapan at pinagdesisyunan ng kasalukuyang administrasyon, Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense na totoo at seryoso ang mga banta ng China sa South China Sea kasama na dito ang West Philippine Sea. Sa gitna ng mga pag-alala sa lumalaking pangingibabaw ng China sa South China Sea, ang Pilipinas bilang isang matagal nang kaalyado ng Estados Unidos ay nagnanais na dagdagan ng Amerika ang mga pangako nito sa militar. Kasama nga dito mga kabayan ay ang pagkakaroon ng pagkakataon ni Secretary Lorenzana na sumakay sa flight simulator ng F-16 Block 7072 at nasubukan kung paano paliparin at maglanding sa isa sa pinakamaaasahang multi-role fighter aircraft sa labanan na gawa ng Lockheed Martin. Kung mapapansin nyo, ang babaeng tumutulong kay Secretary of National Defense Lorenzana ay mukhang pamilyar. Yes, siya ang dating United States Air Force Filipino-American F-16 pilot at kauna-unahang babaeng F-35 production and training pilot ng Lockheed Martin na si Monessa Cyrene Katuncan Balzizer. Sa katunayan, si Monessa ay nasa Pilipinas din noong taong 2019 para sa pakikipagdialogo sa Philippine Air Force para sa pag-acquire ng multi-role fighter aircraft. Ito ba ay nagkataon lamang o mukhang patuloy pa rin ang paniligaw ng Amerika sa Pilipinas upang ipakita na karapat-dapat ang F-16 Block 7072 ang fighter jets na kailangan natin upang magbigay ng lakas sa armada ng Philippine Air Force na kayang supilin ang banta ng kalaban tulad ng China. Mas luminaw pa mga idol at kabayan na ang pagpunta ni Secretary of National Defense Lorenzana sa Estados Unidos at ang kanyang pakikipag-usap kay US Secretary of Defense Lloyd Austin III ay hindi lamang isang normal na okasyon upang gulitain ang 70th anibersaryo ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngunit inanais ng kalihim ng depensa ng Pilipinas na bigyan tayo ng Estados Unidos ng mga kagamitan sa militar na kaya nating depensahan ang ating teritoryo laban sa bansang gustong sakupin ang mga ito. Loud and clear ba mga idol at kabayan kung parehas tayo ng pag-iisip? Mukhang tumpak nga dahil ayon sa press release na inilabas ng Pentagon, nakasaad dito, and I quote, "The secretaries also discussed the importance of increased military and security cooperation to support Philippines' defense modernization efforts and build alliance and interoperability," unquote. Binigyan din ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III, and I quote, "The commitment to the Philippine security is ironclad, and the U.S. treaty commitments extend to the Philippines armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea." Ibig sabihin nito mga idol at kabayan, kapag inatake ng kalaban ang mga kagamitan ng armed forces, mga sibilyang barko, at sasakyang panghimpapawid sa South China Sea, ang MDT o Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ay gagana. Well, hindi naman natin sinasabi na humihingi tayo ng tulong directly sa Estados Unidos. Ang punto lang naman dito ni Secretary Lorenzana na ang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos ay kailangang i-upgrade, i-update at maging malinaw. At kung anuman ang nararapat ay dapat para sa atin ay ibigay ng Estados Unidos dahil kailangan natin ito sa lalong madaling panahon. Hindi upang pang-opensa kundi para sa depensa ng bansa. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.